So ayan guys, ito yung reason kaya kailangan mong salain yung mixture para lahat ng dumi matanggal. Oh, di ba? Ang kinis niya after masala. So ito yung sikreto kung bakit makinis ang aking kutsinta kasi sinasala ko siya. Ayan. So ayan, after this magtakal. So ayan, yung gamit kong molder is medium. So, usually, ang nilalagay ko dito is 2 or 1.5 na tablespoon. So, since pambenta ito, ang gagawin ko is siguro 1.5 tablespoon. Tapos, bibenta ko siya ng 3, 4, 10 pesos maybe. So, yeah, let's get started. So, ayan, nandito na yung steamer ko. And, yeah, let's do this. So, before kayo magtakal, halu-haluin nyo muna kasi minsan yung ibang harina umaano siya sa ilalim, yung hindi siya nahahalo masyado. So kailangan nating halu-haluin muna bago natin siya isandukin at ilagay dito. So ayan. So yan, 1, 2. So ayan. So, I'll just continue doing this and update you again later. So, ayun na guys. Ready na siya for steaming. And, oh, diba, ang kinis. Okay.
ito. Ang kinis. So guys, ito na po yung finished product and nakagawa po ako ng 37 pieces sa ating mixture. So I was planning to sell this for 3 for 10 or 3 pesos each.